No? So gawin po nating holistic ang approach sa paggagamutan dahil kailangan matanggal po ang madalas na constipation. Eh paano natin gagawin yun? Hydration po ang tugon. Kasi kung magpapatuloy po ang constipation, mamelba, magiging tuloy-tuloy po ang perwisyo doon sa affected area, lalong mamamaga, no? So, sikapin po ninyo makainom ng 1 hanggang 2 basong tubig oras-oras. Puro masabaw na pagkain lamang po, lalo na sa mga ulam. At halimbawa po, nagtinola kayo, huwag nyo pong lalagyan ng luya. Kasi, oo, mainit po yun sa katawan at lalo magpapamaga sa affected area. So, sa halip na luya ay isang antioxidant katulad ng tanglad. Yan, pwedeng ipalit sa luya pag nagtinola, ganon. So, puro masabaw na ulam at makatas na prutas. Yun po ang number one na gamot ninyo, no? At pangalawa para sa almoranas ay yung rectal steaming procedure. Bakit hindi ka na makakain? Tinatalakay ko lamang ang almoranas. Parang tumigil ka sa masarap na pagkain. Mami, ay tutuloy natin yan. So, kailangan nyo po ng mataas-taas na orenola na gagamitin, Ma'am Melba. At lalagyan nyo po ito ng ginupit na hose, no? At ilalagay nyo po dun sa labi ng orenola bago nyo isagawa ang rectal steaming procedure. So, ang natural operation po ng hiling-galing sa ganyang kondisyon ay ang pagpapakulo ng 3 basong tubig kasama ang 1 basong vinegar. Yan, no? Yung vinegar po ang magsisilbing antibiotic. Pakukuluan po, rolling boil. At habang pinapakulo, ay stimulate po ninyo ng hiling-galing oil na nakalagay sa malinis na bulak yung affected area. Or pwedeng i-insert nyo po at ipitin nyo lamang doon kung hindi masyado makapag-stimulate sa affected area. At habang kumukulo po yung ating mixture ng tubig and vinegar, nandun po yung bulak na basang-basa ng hiling-galing oil. Ang hudyat kung kailan nyo tatanggalin, pag kumulo na po yung ating mixture ng water and vinegar. Kaya pwede nyo na pong ipasok sa kwarto, no, yung pinakuluan ninyo at yung mataas na orenola. No, may nabibili po nun eh. Ang tawag ko dun ay double decker. Teacher, I'd like to add. Okay, yes. Okay. Pag ano din, ano, pag may meeting sa lawid ka, Ernie, ano, wag sila yung matagal na pag nagbabawas sila, wag sila yung nagsiselfone, wag sila yung marami activity, yung nagtatagal sila nakaupo, nakakadagdag din yun. Yun, no? Eh kasi natatagalan, ayaw nga lumabas eh. 3 text messages na ayaw pa eh. Diba? May reply na at lahat eh, diba? Ngayon, yun din pong madalas na pag-upo. Mas maganda ang inuupuan po na silya ng mga may almoranas ay yung may mahangin, may butas-butas, 'di ba? Yung mga monoblock na may butas o kaya solehiya na klase ng silya, yung may ganun-ganun, yun ang solehiya. Turo, parang ganito sa inuupuan natin, no? Pero mas naka-weave. Ayan ang millennial. Naka-weave ang centennial solehiya. Okay, kasi po pag laging mainit dun sa anus dahil sa kauupo, aggravating po yung almoranas. Okay, so balikan natin yung natural operation. Pwede na pong umupo, no, doon sa orenola, ibubuhos nyo yung pinakuluan, tapos meron na nga pong protection doon sa labi ng orenola, di ba? At uupo kayo doon hanggat may init. Yung singaw po noon, dahil may hiling-galing oil na kayo sa affected area, yung singaw ng steam galing sa orenola dahil may vinegar at dahil mainit yon, yun po ang mag-heal doon sa affected area. At kung hindi nyo po kayang gawin 3-4 times a day ang pagsalang sa mahiwagang orenola sa ating natural operation, halimbawa po, once a day lang kayo, every time po na magwiwi, maglilinis ng maselang bahagi ng katawan, idamay po yon, patuyuin lang po yung affected area, lagyan po ninyo ng hiling-galing oil. Huwag po kayong magbabad ng bulak na basa ng hiling-galing oil. Baka tumaas ang temperature, lalagnatin ka. Ganun ang ginagawa sa bawang, di ba? Kung gusto mong lagnatin kasi absent ka sa eskwela. O, diba? O, lalagyan nyo lang po ng hiling-galing oil at nakakatulong din po yon. Pero mas mabilis ang paggaling ng almorana sa rectal steaming procedure na tinuturo po natin. At dahil ang affected area po, Ma'am Melba, ay
maraming ugat, no? Kailangan po ng herbal vitamins B1, B6, B12 dyan. Na, naiinumin nyo 3 times a day after meals. Hindi ko po alam kung gaano ka-severe ang condition. Kung matagal na po, magang magana at hirap na ngang... Eh, pero sabi niya, hirap lumakad dahil sa uric acid, hindi dahil sa almoranas eh. Basta minimum ng 60 milligrams ng herbal B vitamins ang pwede niyo pong inumin or maximum ng 100 milligrams after meals 3 times a day, okay? Pero sa pamamaga po, hydrating diet at serpentina, Ma'am Melba. Kung meron po kayong halaman nito, pwede yun na gawin yung tsa at matatapos kumain 3 times a day. O yan po ang aking reseta on air sa inyo, Ma'am Melba. Para naman sa mga hiling galing products, ang layo po ninyo eh. Subukin po ninyong pumunta sa ating website sa www.hilinggaling.ph. Nandun po ang ating online store. I-click nyo po ang step-by-step procedure at maipapadala sa inyo kinabukasan ang mga hiling galing products na kailangan po ninyo. Maraming salamat, Ma'am Melba, at hangad po namin ang mabilis ninyong paggaling. Okay? Mga kapatid, magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang hiling show ng bansa, ang Hiling Galing sa TV, Year 3. Kinabukasan agad. Pwede mo nang ubusin. Maayos ka na talaga ngayon. Ako, Dok, maayos na. Para namang inipon mo yung mga karamdaman mo eh, no? Abangan ang kwento ng kagalingan sa nag-iisang Hiling Galing sa TV. Hiling Galing! Paunawa, ang Hiling Galing products ay dumaan at patuloy na dumadaan sa masusing pagsusuri ng Food and Drug Administration. Sa katunayan, ipinagkaloob ng Food and Drug Administration ang license to operate bilang drug importer, license to operate bilang food manufacturer, at license to operate bilang food importer sa EC Healing Well Corporation na siyang nangangasiwa sa Hiling Galing products. Isa-strike out natin ang stroke sa pamamagitan ng isang vitamin B at potassium-rich na recipe na good for the nerves. Ang tawag ko dito ay walang iba kundi ang Potato Petito. Abangan ang Healing Sangkap ni Chef Jeremy kasama si Dr. E sa Healing Galing sa TV, Year 3, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Dito po sa ating Ang Galing segment, kasama na natin ang mensaherong hindi nakatanggap ng mensahe sa kalagayang pangkalusugan kaagad-agad, no? Si Rosito De Quito ang kasama po natin. Natatawagin natin sa kanyang nickname na Rusty. Happy healing morning, Rusty. Happy healing morning din po, Dok. Maayos ka na talaga ngayon? Opo, Dok, maayos na. Para namang inipon mo yung mga karamdaman mo eh, no? Isa-isahin nga natin para po matuto tayo sa naging karanasan sa kalusugan ni Rusty, ay isa-isahin natin ang mga naging pagkakamali at paano niya na-discover ang kanyang karamdaman at ang tulay patungo sa paggaling, the healing galing way. Kasi maayos na nga ngayon. Oo nga naman, wala nang hingal pag naglalakad. Wala na po, Dok. Wala nang hingal, wala nang pagod na pakiramdam. Pagod, wala na dati ba parang ganun, parang pirming pagod ang pakiramdam mo? Pirming pagod. At saka pag umaakyat sa pag mataas? Pag umaakyat sa hagdanan, mga ilang hakbang lang, pagod na ako. Nabilang mo ba kung ilang hakbang yon? Mga 3 hakbang lang. Paakyat, ganun? Medyo mabagal. Titigil ka muna. Pabagal na ang ano ko. Oh. Tsaka inihingal na ako noon. Yun. Dahil po yun sa naging pamamaga ng kanyang puso dulot ng mga bara. Hindi lang po isang bara. Mga bara ang sabi sa'yo ng doktor. Opo, Dok. Marami raw yung bara yung, ano ko, yung ugat ng sa puso. Puso. Okay. Anong naging dahilan at nagpunta ka sa doktor para ma-check ang iyong condition? Time po na ano na papunta na ako ng work. Nakaramdam na ako ng hilo. Hilo muna? Hilo muna yung naramdaman ko. Oo. Tapos nung... Hindi ka pa nagdi-deliver ng ano? Ah, hindi pa po. Papasok ka pa lang sa trabaho. Ako, nakaramdam okay. Na ako ng hilo. Mm-mm. Tapos tumigil ako noon, mga 15 minutes. Nag-inom-inom muna ako ng tubig para mawala yung hilo. Eh, maitanong ko nga, yung ininom ba ang tubig ay malamig o warm? Malamig. Naku, mali na. O, kasi sige. Sanay ako sa uminom ng malamig eh. Kahit pagod? Kahit pagod. Malamig talaga iniinom ko. Mm-hmm. So, nagpahinga ka muna. Nung naka-recover ka na. Nung naka-recover ako yun. Saka
pumunta na ako ng ano ng trabaho. Pagdating naman doon, wala na talagang ano na, parang gusto ko na mag-collapse. Kasi hilong-hilo na ako talaga eh. Kararating mo lang, pero parang gusto mo na ulit umuwi sa sama ng pakiramdam. Sama talaga ng pakiramdam. Okay, so dumiretso ka sa ospital. Dinala nila ako. Ah, hinatid ka. Hinatid nila ako sa ospital. Tapos yun doon na kinika ko lahat. Doon ko nalaman na lahat na marami na pala akong sakit. Naku, ano yung inis sa isa sa'yo ng doktor? Bukod doon sa naramdaman ko na ano na hilo, nakita rin doon na may kidney na ako. May kidney problem. Stone, kidney problem. Kidney stones. Kidney stones, tsaka yung fatty liver. Doon ko na rin nalaman lahat. Okay, sa laboratory examination. Pati uric acid mataas. Uh-huh. Nag-recommend ba ang doktor na operahan ang puso mo? Opo, nag-recommend sila na kailangan daw akong ano, magpa-opera. Sabi ko, naku, eh, mahirap yan. Oh. Unang-una, wala akong pera para dyan, sabi ko ganun. Aray ko, oh. Kaya nung ano, pinalabas na rin nila ako. Maraming nireseta sa akin gamot. Kasi ang dami mong sakit, di syempre maraming gamot.